Sa mababang kapulungan naman, kumpiyansa ang mga kaalyado ni Pangulong Aquino na si Speaker Sonny Belmonte pa rin ang mahahalal na leader ng Kamara sa 16th Congress. Yan ay kahit pasasali raw sa karera sa speakership sina Congressman Martin Romualdez at Congressman-elect Ronaldo Zamora. Saksi si Ivan Mayrina. Sa dating ng tribute para kay House Speaker Sonny Belmonte sa dapat sana'y huling gabi ng sesyon ng 15th Congress, kita ang kila magandang pagtanggap sa kanya ng mga miyembro ng Kamara. Suporta kaya ito sa pananatili niya bilang leader ng mababang kapulungan sa papasok na 16th Congress. Lalo't sasali rin daw sa karera sa speakership sina later Representative Martin Romualdez at ang nagbabalik Kamara at dating minority leader na si Ronaldo Zamora. I had the chance of having lunch with Congressman Zamora yesterday. And we discussed about the issue on the minority, on the issue of the speakership. And he indicated that he is interested. Pero ayon sa mga kaalyado ng Pangulo, kung pagbabasehan daw ang numero ng papasok ng mga kinatawan ng 16th Congress, lamang pa rin daw ang mga inaasahang susuporta kay Belmonte. Di pa kasama sa bilang ang mga kinatawan sa party list. Sir, aside from yung speakership, tsaka yung deputy speakership, do we expect the same faces to occupy the key positions in the next Congress? At least the face of the speaker in my face. Sa huling araw ng sesyon ng Kamara, naihabol ang mga kongresisang ilang priority bill, kabilang na ang pag-amyenda sa Juvenile Justice Act. Bigo naman silang maipasa ang panukala para sa Science and Technology Program, pero target daw nila itong maihabol sa huli nilang sesyon bukas. Wala sa agenda ang nakabinbin pa rin Freedom of Information Bill. Sa kabila nito, tiwala si Belmonte na dahil nakarating na sa ikatlong pagbasang maraming panukalang batas, mas mapapabilis na ang pagpasa sa mga ito sa muling pagbubukas ng Kongreso. This was a very busy and productive Congress. A lot of things have been approved on second or even on third reading, which for one reason or another were not acted upon in the Senate or never reached the Senate, but certainly passed through a certain stage in the deliberations of the House, which under the rules would enable us to fast track it in the succeeding Congress. Naging masaya naman ang seremonyang isinagawa ngayong gabi para sa 38 kongresisang ika ngay graduating na o yung mga nasa huling termino. Bilang souvenir, binigyan sila ng plaque at librong naglalaman ng kanilang legislative performance. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.